Pacham papi, yeah! Ribeye steak and mashed potato, let's go! Yes, 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 yes! Kumusta na mga papi? Ribeye steak and mashed potato for today! Let's get it on! Creamy and smooth na mashed potato with gravy. Wow. Meron din naman tayong healthy broccoli. Wow. And then meron tayong tender and juicy na ribeye steak. Wow naman! Goods na goods gawin kahit once a week. Nice serve at enjoy ng buong pamilya. Wow, wow, wow. Excited ka na rin bang malaman kung paano natin 'to ginawa? Oh, what a coincidence! Ako din! Kaya halika na, panoorin na natin. Let's get it on! Ribeye steak and mashed potato! Wow naman! Sa ating panimula, eto nga pala ang ating gagamitin, ribeye steak. Isa nga pala to sa pinaka-tender and pinaka-juicy na part ng beef. Wow, wow, wow. Kaya isa to sa ating favorite. Ang una nating step dyan, pat dry the steak with paper towel. Tanggalin lang natin yung mga moisture. And then isisisyo natin yan or titimplahan natin yan ng asin. Ito ang una natin gagawin and then next na natin dyan ng ating pepper. Mas maganda mga paps na freshly crushed na pepper ang ating gagamitin para mas makuha natin yung talagang lasa ng ating paminta. Kumpara sa mga pamintang durog na medyo sumingaw na yung lasa nun, mas maganda gamitin natin yung freshly crushed pepper. So i-flip lang natin mga paps ang ating steak and ginagawa natin yung same process. Sinisison lang din natin yung kabilang side. Kung mapapansin nyo, parang marami tayong nilalagay na pepper and salt. Okay lang yan mga paps, merong dahilan yan at makikita natin yan mamaya. Sa ating mashed potato naman, meron tayo dito medyo large size ng ating patatas. Meron tayo ditong kumukulong tubig na, kaya maingat nating ilagay ang ating patatas para hindi tayo matalsikan. Lulutuin natin to ng about 40 to 45 minutes hanggang sa talagang totally lumambot ang ating patatas para mas madali ang maging proseso ng ating pagmamash sa kanya. Wow naman! Wow! So ayun, ng mga paps, takpan lang muna natin yan and then balikan natin yan after 40 to 45 minutes. At lumipas na nga ang nasabing oras, eto na tayo. Nabalatan na natin ang ating patatas and then naman ang proseso natin ngayon ay pagmamash. Okay lang yan mga paps, kahit wala tayong talagang pangmash ng patatas, gumamit lang tayo ng kutsara dyan. And then kapag na-mash muna, maglagay lang tayo ng unang lagay ng ating butter. 1 tablespoon, kapag na-mix muna, lagay muna yung pangalawa. Ayan, minimix lang natin, mas gumamit ako ng mas malaking sandok para mas dumali ang ating buhay. So ayan, makikita nyo mga paps, unti-unting nag-iiba yung kanyang texture. Nagiging smooth na siya, di ba? Mas magiging smooth pa yan kapag nalagay na natin dyan ang ating heavy cream. Ito naman din mga paps, yung magpapakrema at magpapasmooth dito sa ating mashed potato. And then para magkaroon ng lasa, syempre titimplahan natin yan ng ating salt. Ganon din naman sa ating black pepper. Wow, wow, wow! So yun, ito ang ginamit nating pang side dito sa ating steak. Ito, kumbaga, pamalit sa rice. Hindi tayo gumawa ng salad. At ayan, makikita mo naman mga paps, naging smooth na talaga. Para siyang naging nilupak. Alam niyo yung nilupak mga paps? Ayan mga paps, mahinang-mahinang apoy natin ito niluluto mga paps, para matunaw yung butter tsaka maluto din yung ating cream. Hindi natin kailangan ng malakas na apoy dito. Kapag nakuha nyo na yung ganyang consistency, all good sa tayo dyan mga paps. Proceed tayo sa next step, set aside muna natin to. Wow, wow, wow. So dito naman, mabilisan lang, ba-blanch lang natin ang ating broccoli. So dito sa ating boiling water, naglagay lang tayo dyan ng salt o asin. And then i-drop na natin dyan ang ating broccoli. Mga paps, napakabilis lang mag-blanch. Unang kulo lang, okay na yan. Patayin mo na yung apoy. Pwede mo na nga i-drain yung tubig. Set aside, let it cool. And then all good sa tayo dyan. Ito ang isang magiging sides natin mamaya. So para meron tayong vegetable. So punta na tayo dito mga paps sa ating next step. Dito sa ating pan na paglulutuan ng ating steak, maglagay lang tayo dyan ng manipis na amount ng olive oil. And then pwede na nating i-sear ang ating steak. Wow, wow, wow. Kaya naman, yun, yun, yun. All goods. Wow naman. At this point mga paps, ilagay na natin dyan yung kalahating bulb ng ating garlic and then ang ating rosemary. Wow! Pagkaka-flip mo pa lang, nakita mo na ang resulta. Napakaganda naman ang medyo pagkakasunog ng ating outer part. Ito yung ating magiging crust. Wow! 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 So ang sinusubukan nating ma-achieve dito is medium rare at sa paniniwala ko, niluluto siya ng 8 minutes. So at this point mga paps, naglagay na tayo dyan ng ating butter. Ito yung ating tutunawin dito and then ito yung ating ibibase. Wow naman!
Wow! So kaya naman kanina, kung mapapansin nyo, yung kung mayroong magtatanong bakit parang masyadong makapal ang ating paglalagay ng salt and pepper, eto yung sinasabi nating dahilan, mga paps. Kasi kapag ibinis na natin yan ng ating butter, kumbaga mawawash away na yung ating salt and pepper. Hindi lahat yung 100% na yun matitira dyan, mababawasan siya. So kaya ayan, binibase natin yan, mga paps. Lagay lang natin yung rosemary sa taas para kapit na kapit yung aroma. And all goods na tayo dito, mga paps. Almost done with this beautiful piece of meat, ang ating ribeye steak. Wow! So ayun, mga paps, it's time to make hango-hango for the steak na. And look at that, gorgeous! At para makompleto na natin ang ating recipe, ito, magawa lang tayo dito ng simple gravy. Naglagay tayo dyan ng 1 tablespoon ng all-purpose flour. Mix it hanggang sa ma-dissolve and then gradually mag-a-add tayo dyan ng water. Dito naman, para makuha natin yung perfect consistency na gusto natin, timplahan natin yan ng ating dried oregano, ganun din naman sa ating Worcestershire sauce. Sprinkle some on top. Alright! Haluhaluin lang natin yan, mga papi, at kung mapapansin natin, medyo malapot pa ang ating gravy. Kaya naman, mga paps, dadagdagan lang natin yan ng ating water. Wow naman! Dito, depende na sa inyo kung gaano kalabnaw o gaano kalapot ang inyong gusto. Pero yan, okay na yan. Yung ganyang texture, ganyang-ganyang consistency, goods na yan, mga paps. Give it a final stir and then okay na tayo sa ating gravy. Wow! Ribeye steak and mashed potato, isa pa nga! At yon, mga paps, dumako naman tayo sa ating pleting-pleting. Yan, dito lalabas ang inyong pagka-artist, mga paps. Wow! At yon, nauna na nating ilanatag ang ating mashed potato, mga paps. At sa ngayon naman, hinihiwa na natin o ni-slice na natin ang ating beautiful piece of meat, ang ating ribeye steak. Ano kaya ang kalalabasan, mga paps? Tignan nga natin! Wow! According sa ating steak doneness guide, pasok tayo sa medium rare! Congratulations! Wow! So ayan, mga paps, continue lang tayo sa ating pagpiplate. Slice lang natin yung natira nating steak. Actually, masyadong marami ito para sa isang tao. So, intended to para sa amin ni Mrs. Siyempre. So, ayun, nilagay na natin ang ating broccoli on the side. Wow! Goods na goods na tayo, mga paps. Wow! So, naglinis lang tayo ng konti. And then, ayun, nilalagay na natin ang ating gravy. Wow naman! So, meron tayo dito nga pala na bacon bits. Ito, pang toppings lang natin. Magsaserve na rin sa as garnish. So, ganun din naman sa ating spring onions. Mag-slice lang tayo dyan ng tiny bits. Yun, goods na goods na tayo dito sa ating ribeye steak and mashed potato. Tara, mga paps, kakain na tayo. Are you ready? 1, 2, 3, 4. Pacho papi, yeah. Yo! Nakita na natin, ribeye steak and mashed potato. Wow! Sarap, mga paps, busog-lusog. Napakasarap ding ternohan nito ng red wine. Goods na goods. Para kaming nag-date ni Mrs. nung kinain namin to. Kaya kayo naman, subok na rin kayo sa bahay. Lagay lang din kayong kandila habang walang kuryente para mas mukhang romantic. Yes! Kaya naman, mga paps, konting lambing lang dyan. Kung nagustuhan mo naman ang ating video, subscribe ka na sa ating YouTube channel, Patchang Papi. Maraming salamat. Kita-kita tayo hanggang sa muli. Rock and roll!